Magandang afternoon, mga kapamilya. Kasama niyo pa rin po ang Beshi ng Bayan. Ako po, si Jaiho. Welcome dito po sa isa na namang di makabog-kabog na Hotspot LAV Live the Live. And ako, kung kanina nakasama natin ang dalawang gwapong mga aktor ng isa sa mga pinakabagong series na inaabangan this time around. Maganda, magaling at may mabuting puso ang makakakwentuhan natin. I-welcome na natin siya agad-agad, Luis de los Reyes! Hello! Hello, hello, hello mga kapamilya! Ayan, magandang maganda ako. Hindi, joke lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Sana ay okay kayo. Sana ay okay ang merienda niyo today. Yes, I miss you, na miss kita. Kanina off air, ang dami na nating napagkwentuhan, ang dami na naming mga na ichika sa isa't isa, hanggang sa buhay-buhay kung saan kami bibili ng mga lupain. Ganun level na kami. Correct, umabot kami sa ganun level. Yan ang tinatawag na na miss mo yung mga katrabaho mo talaga ng bonggam-bongga. Pero syempre, before tayo magpatuloy sa ating chikahan kwentuhan with Luis de los Reyes, nako mga kapamilya, pwedeng-pwede pa rin po kayong magpadala ng mga stars dahil for sure good vibes po ang ating live episode today. Agad-agad, Luis, eto na. Kaya hindi kita masyadong kinamusta ng pangmalakasan kung anong meron, anong ganap. Kasi syempre, gusto ko dito sa live episode natin yan mapagkwentuhan. Ano ba ang mga pinagkakaabalahan mo ngayong naka-quarantine tayo? At ano yung mga bago mong mga naging skills? Ay, marami. Mas dumami na yung kanin na nakakain ko. Ako ng soft drinks. Ano pa ba? Mas napupuyat ako ngayon. Hindi tayo natutulog. Hindi, joke lang. Hashtag relate. Noong mga unang weeks ng quarantine, parang okay pa tayo kasi, yes, nakapagpahinga na ako, nasa bahay lang ako, makaka-binge watch tayo ng kahit sa internet. Tapos after 2-3 weeks, parang doon na ako nag-start na napagod doon sa cycle, na parang gising ka, kain ka, nood ka, lalaro ka, kakain ka ulit. Hindi ka kasi makalabas eh. Tapos parang doon ko na-realize na sobrang ang nakapagod. Tapos kapag nakakarinig ka pa ng mga hindi magandang news, di ba? Nakaka-down siya ng spirit mo. Pero doon sa brighter side, meron tayong bagong business na mas nakapag-focus tayo sa parang long-term na kung ano ba yung mga dapat natin gawin. Tapos, napaganda ko yung island ko sa Animal Crossing. So, yun yung mga positive side na yun yung mga pinagkaabalahan ko during quarantine and ongoing ngayon. Ginagawa ko pa. Ang bongga nun, pero alam mo, hindi ko naman sasabihin na napaka-unhealthy ng hindi pagtulo. At totoo na hindi talaga siya healthy. Pero 'di ba kasi aminin mo naman, Luis, sa trabaho, kahit hindi naman sa pagiging artista 'di ba? Noon time na wala talagang pandemyang pinagdadaanan, parang tayo, masyado tayong galaw na galaw, kilos na kilos, achieve na achieve sa mga dreams natin, sa trabaho natin, sa buhay. So, nung nangyari yon yung first week, parang ito yung time na, teka lang, on a positive side of everything that is happening to us, it's our time also na to breathe, diba? Na huminga, na, teka, ito yung mga hindi ko nagawang kainin dati, hindi naman dahil sa dinideprive ko yung self ko. Pero because sa pagiging artista, I fully understand na parang, diba, it's a responsibility na dapat you always look good. Pero syempre ngayon na nag-pandemic, sige, na-try ko tong mga to kasi ito na lang yung nakakapagpa-smile kahit pa paano. Diba? Well, lalo nyo nung, diba, halos sarado lahat ng mga stores. Mm-mm. So, parang lang ko din na magluto on my own, mag-bake, master baker na ako ngayon, mo. So yun, parang ang daming, parang mga first 2 weeks, self-realization, self-discovery. So yun, masaya naman na parang meron kang bagong na-discover sa self mo.
Yes, so to. Ano yung mga na-bake mo? Mga ano pa? Nauso kasi, aminin mo, ang ube pandesal. Ang dami nag-ube pandesal. Cheesecake, cookies. Ano yun sa'yo bilang master baker ka na? Banana bread. Banana bread. Tapos, yung mom kasi ng boyfriend ko, ni Gino, mahilig siya talaga mag-bake. Meron siyang ano, store before. So, tinuturuan niya ako mag-bake ng kung ano-anong mga pie, ganyan. Ay, I love it. Baka naman yung banana bread. Baka naman umabot naman yung ayuda na yan dito. Charing lang. Oo, di ba? Pero syempre, dahil nga ito, medyo mahaba-haba yung pahinga nating lahat. Tayo nasa bahay. Yung iba gumagawa ng way like you. Nagfo-focus ka rin sa business mo for the future, di ba? Ganyan. Syempre, ano yung mga bagay naman na sobrang miss na miss mong gawin na hindi mo nagawa ngayong pandemic? Ako kasi meron ako mga, paano ba? Ako mahilig ako mag-mall. Mahilig talaga ako mag-mall. Kahit window shopping lang, kahit ano lang yung mga buting-ting lang, gusto kong pumunta sa mall. Kasi parang mas nagiging grounded ako. Nakikita ko na, ay, naglalakad ako. Yung mga ganyan, simpleng exercise ko yun. Mm-hmm. So yan, yun yung mga na-miss ko. Mag-mall, manood ng sine. Mm-hmm. Kasi syempre, okay din naman na manood ng sine sa bahay mo. Pero iba pa din yung feel ng sinehan. Bumili ka ng ticket. Parang date day. Yung mga ganun. Pakita yung mga kaibigan ko, mga kapatid ko. Kasi since nasa Pasig ako, yung kapatid ko nasa Cavite. So hindi ko siya nadadalaw. Although nagkita kami after nung ECQ na malift. Nagkita kami, pero malayo. Nasasakyan pa rin siya. So yun, na-miss ko yung kapatid ko, mga kaibigan ko na kahit nasa ibang city lang sila, hindi mo makita yung Zoom. Marami ako na-miss na baby showers. Mm-hmm. Yung mga simpleng bagay dati na parang pwede mong ipass. Mm-hmm. Ngayon, sige, Zoom meeting ng 8 p.m. 8 p.m., eh, mga 7:45 andyan na ako para na makita yung mga friends ko. Diba? Excited. Excited ka dun sa ganun eh. Aminin mo dati, parang lahat naman tayo ata, hindi tayo masyadong tutok sa mga laptop natin. Kasi pagising mo, magre-ready ka na for the, yung sa, ang tawag dun, showbiz commitments, ganyan, diba? Diba totoo? Uy, pero alam mo yung pag-mall, diba meron akong nabasa dati or narinig sa isang interview nung ang malling daw ay isang ano, therapy daw yan. Therapy yan, yung pag nasa mall ka. Ako din, kahit wala akong bibilhin, talagang gustong-gusto ko na nasa mall dahil libre ang aircon. Charing. Palamig pala, libre ang aircon. Hindi, pero yan, tsaka diet yan, ang walking. Nakakapagpapayat din yan, bongga-bongga. Nag-alarm, minsan yung watch ko na parang, uy, achieve ko na yung walking ko today. Okay na. Boy. Correct. Oo. Kain na. Order na. Order na pala. Bawi-bawi din. Imperious naman talaga. Oo. Yan, o diba, ang sarap. Ang dami nating mga bagay-bagay na hindi natin magawa ngayon. Kasi, like ako nga, halimbawa sa'yo, kung ganyan sa'yo, yung parang miss na miss mo na. Ako na miss ko yung pagmadaling araw. Diba, kapag madaling araw, aminin mo, yun yung tapos na. Kunyari, wala nang work. Ganyan. Yan na yung time mo para magkapagkita with your friends, tapos meron kayong konting get-together, chikahan, and konting kainan, ganyan. No, ngayon hindi kasi because of the curfew eh, no? Mm-hmm. Tsaka parang, paano ba? Yun nga, yung parang katulad na sinabi ko kanina na, syempre, meron kang mga times na gusto mong mag-pass kasi kita ko naman sila last week eh, okay na yan, pass muna ako ngayon. Or magpapalate ka kung ang usapan nyo, 9, mga 11 ka pupunta, mga 10. Ngayon, parang sobrang yung time, sobrang precious. Mm-hmm. Kada moment na makita mo yung ibang tao. Ako, sobrang saya na ako kung nakakalabas na ako ng gate eh. Yung parang kung nakikita ko si Kuya Grab or si Kuya, ano, lalabo. Kuya, hello. Hello po. Basta ka. Ganyan. So, yung mga simpleng bagay, ngayon sobrang na-appreciate ko siya. Yun yung mas happy ako dahil natuto akong mag-appreciate ulit ng mga bagay. Totoo yan. Yan ang mga lessons and realizations na dapat din natin talagang magawa ngayong may pandemic. Pero syempre, congratulations kasi itong I am or ipaglaban mo, legal na ina, eh mapapanood dito sa atin sa Kapamilya Channel, di ba? Pag-usapan natin yan. Tungkol saan ba itong I am legal na ina? Ayan, sa mga hindi pa nakapanood before ng I am legal na ina,
So, ako dito si Amanda. Si Amanda ay isang ulirang asawa, ulirang anak, at magiging isa ba din siyang ulirang ina. So, kasama ko dito si Yves, si Ate JC Parker. So, maraming lesson ang matutunan niyo. Lalo na na ngayong pandemic, di ba, namimiss mo yung mga malayo sa'yo, mga kapamilya mo. So, maraming lessons about family dito. Oo, yes. So, from the title pa lang, no, legal na ina. So, ang dapat abangan natin dyan ay kung paano ba, bakit ipinaglalaban ang legality sa pagiging isang nanay. Diba? I remember before the quarantine, parang nakapagchikahan tayo ng live na live. Oo. About dito. And nakakatuwa din kasi syempre, I believe na ito yung mga namimiss ng mga tagapanood sa kanikilang mga tahanan. Ang makakita ng mga kwento na binibigyang buhay ng mga artista, 'di ba? Madalas nakikita rin namin ito naman, syempre, sa mga postings mo kapag umaarte ka, laging parang ikaw yung napupunta lagi sa breakdown role, yung mga yung talagang ang tawag diyan, ano, pangmalakas ang iyakan ganyan. Bakit sa palagay mo, mas yung mga projects na napupunta sa iyo, laging kailangan mga intense talaga? Actually, hindi ko rin alam eh. Mapahumble. Hindi ko alam. Kasi syempre, maraming ano, ang dami-daming artista, ang daming, syempre, ang dami rin mas magaling sa akin. Pero, thankful lang ako na binibigay sa akin ng ABS-CBN yung mga ganong characters para mahain ko kung ano yung meron ako. So, yun. Syempre, hindi naman tayo pa katagalan sa ABS, pero yung pagtitiwala nila sa akin, yun yung binigay nila. So, naging ano, parang sa, lalo na sa ipaglaban mo, madami akong character sa super proud ako. And sobrang thankful ako dahil sinusuporta ng mga kapamilya. Nakikita ko yung kapag tinatag ako na, oh, ito, ipapalabas ulit yung mga replays, ganyan. Tapos episode ko. Tapos kapag maganda yung rating. So, masaya lang. Dahil parang kahit pa paano nababalidate ko sa sarili ko na tama yung path. Tama yung passion ko. Itong fire na nasa akin, binibigyan, parang, alam mo yun, lumalakas pa siya lalo. Yeah. Correct. At yung tiwala, syempre. Diba? Yung tiwala. Diba? Yung talaga importante dun eh, na parang yan yung ano, ang sarap-sarap sa isang tao. Diba? Bilang tao, kapag naramdaman mo na ipinagkakatiwala sa'yo ang gantong klase ng mga projects, ibig sabihin, there is something in you na parang, kayang-kaya niya itong gawin. Diba? Which is bongga. Ako talaga, nabanggit ko na ata sa YouTube before pa na I'm a fan kasi syempre pinapanood ko talaga ikaw ever since, ganyan. Tapos natuwan-tuwa, isa rin ako sa masaya na parang, ay, nandito na rin talaga si Luisa Kapamilya Network. Pero question, ito hindi ko pa natatanong sa iyo to ever. Paano ba talaga nag-start na ano na makilala sa industry si Luis de los Reyes? Paano siya nagsimula? Diba, yung iba nag-audition sa mga reality show. Ikaw, kwento mo naman sa amin kung paano yung naging journey mo na to stardom. Wow, tara. In-depth pala. In-depth interview naman pala. Kasi yung sa akin, sobrang mahihain. Maniwala man kayo sa hindi. Sobrang mahihain ako bilang bata. Kasi kapag may birthday party, hindi ako sasali doon sa mga pabitin. Ang papapuntahin ko, it's either tatay ko or nanay ko. Parang sila yung kukuha ng gifts for me. Tapos, ginagawa ako palaging muse. Tapos, ayoko pumasok kasi muse ako. Parang mga ganun. Ganun kadrama. As in, yung isang yearbook ko nung, siguro, prep ako. Nakasimangot ako literal. So, parang naka-ano ako. Picture at all. Tapos, grade 2, mga around grade 2 ako, ginawa akong muse. Tapos, yun yung first time na sabi ko, sige, sasali ako. Tapos, natuwa ako sa attention. Tuwa ako sa attention kasi parang pumapalakpak yung mga tao, yung mga teacher ko, parang ano, pinupush ako. Pag-uwi ko, sabi ko, Mama, gusto kong maging artista. Isalpak mo yung video ko. Wow! Ganun ka talaga agad! Oo, tapos parang nag-practice akong kumanta. Hanggang sa nag-summer, merong summer workshop si ABS-CBN. Tapos sabi ko, Mama, gusto ko mag-workshop. Gusto ko mag-workshop talaga. So, ayun, nag-enroll ako. Tapos, first day ko, yun din pala yung first day ng audition ng Ang TV2. Wow. Kasi Mama, tsaka daddy ko, naghihintay lang kasi sila sa dating
talent center. Ngayon, mixed studio na siya eh. Sa mga noon, doon siya na naghihintay. Doon yung start ng pila. Papunta sa MTV pa noon eh. Papuntang ASAP na studio sa may rampahan, yung ramp. So doon. Tapos, usisera nanay ko noon. Sabi niya, sino, ano ba to? Ay, may pa-audition. 5 hanggang 10 and then 14 hanggang 18 na mga bata. Sabi, ay, pasok yung anak ko. 8 years old yung anak ko. So, nag-audition ako. First time ko, na syempre hindi pa ako nag-workshop noon, first time ko mag-joke sa harapan ng mga tao. Natatandaan ko andun si Mr. M. Tapos hindi ko alam kung sino pa yung nasa panel. Tapos nag-joke ako, kumanta ako at sumayaw ako. Tapos, all in one? Oo, sobrang ano pa noon. Tapos nakuha ako. Yun, nakuha ako sa Ang TV2. Pero hindi rin ganun kadali yung naging process noon. Kasi parang nahati kami sa 2 batches. So parang yung isang batch, yun yung mga anak ng artista, apo ng artista, and then mga bagong talents yung batch 2. Alternate. And yun na yun nilaunch nila sa Ang TV2. Ay, ang bongga. Tapos nagtuloy-tuloy na. In fairness naman pala talaga. Yan yung magagandang mapakinggan. Yung mga... kasi hindi kasi, aminin mo, Luis, diba? Sa atin dito, madalas nakakatanggap ka sa industry ng mga sinasabing tao na, ah, puro naman, ano, madali lang yung buhay nila, maganda yung buhay, mag-glam, fame, ganyan-ganyan, sure ba? Pero yung mga journey talaga yung masarap balik-balikan eh, diba? Na parang, ay, teka lang po, kasi syempre, ito po ay dugot pawis na ginapang po talaga namin para maabot kung ano man yung meron kami, diba? At saka, nung nagsistart din akong mag-artista, full-time din akong student. Kasi ayaw ng pinaka-strict yung daddy ko kasi gusto niya akong mag-aral. Siyempre, grade 2 lang ako noon or grade 3. Gusto kong mag-artista. So, merong mga times na absent ako, eh, nasa parang top 10 ako noon. So, sabi ng daddy ko, kung gusto mo talaga mag-artista, galingan ko at both. Tapos, hindi ko siya ginive up. Kahit na nag-college ako, tinuloy-tuloy ko kahit nagtitaping ako, diretso akong school. So, yun yung mga, ano, mga looking back, doon ako parang nare-realize na kapag ginusto mo talaga, kaya mo. Tsaka kapag sinusuportahan ka ng family, ako thankful lang talaga ako kasi sinuportahan ako ng parents ko, ng buong family ko sa pag-artista. Sila yung parang naging power ko talaga noon. Yung mom ko yung parang yaya ko. Daddy ko yung driver. So, parang yun, kami yung team. And thankful lang din ako dahil medyo nakakaraos kami nung time na yun. So, hindi ko kailangan na mag-commute. Hindi namin kailangan mag-commute from Cavite hanggang sa mga locations. Oo, yes. Sa mga locations. Diyos ko, pinakamalayo naming location na nag-drive tatay ko. Siguro, Bicol. As in? Oo, tsaka Ilocos. Kasi wow. Drive. Totoo. Pero grabe, ang nakakataba ng puso na marinig yan kasi nakaka-inspire yan sa lahat ng mga nakatutok din. Na, di ba kasi ngayon, aminin mo naman, Luis, sa kwento ng pinagdaanan mo sa journey mo sa pagpasok sa paging artista, ngayon kasi ang panahon ngayon kapag ka nag-trending ka, nag-viral ka online, ang bilis-bilis mong mapasok yung industry, di ba? Kaya ikaw, yung pagkapahalaga mo dun sa ginagawa mong trabaho, nandoon talaga. Because you know, yung hardships na napagdaanan, nandiyan dyan talaga. At yan ang ano, yan ang habang buhay mong dadalhin. Kahit pa ulit-ulit mo siyang ikwento, very vivid yan sa memory mo. Diba? Saka ngayon kasi parang, ako, nag-artista ako, hindi para lang sumikat at maging trending, at maging, alam mo yon, endorser ng kung ano-anong product. Kasi at the end of the day, longevity yung pinag-uusapan natin. Right. Hanggang pagtanda mo ba, magiging artista ka, kung magiging parang may tamang word for that eh. Yung important ka ba sa industry at meron ka napatunayan. Kasi at the end of the day, kapag may napatunayan ka sa trabaho mo, mabibigyan yan ng ano. Ng sukli. Oo, ng sukli. Mare-reward ka. Kahit hindi sa pag-artista yan, mga kapamilya, kahit sa anong trabaho, if you're with a tender loving care, yung pinaparamdam mo doon sa trabaho o sa posisyon na meron ka, diba? End of the day,
huwag ka lang mapagod. Patience is a virtue. Napakatotoo niyan. Huwag na huwag kang mapapagod dahil di mo namamalayan. Siyempre, di ba, pinapanood ka naman kung hindi ng mga katrabaho mo, ng boss mo, ng ating Panginoon, di ba, na, ah, itong batang to, ever since, itong taong ito, ginagawa niya na maging maayos sa trabaho niya nang wala siyang ibang intention kung hindi dapat maayos lang siya. Hindi mo namamalayan, unti-unti nasa iyo na, inire-reward na sa iyo. At kaya mo yan makikwento sa mga mas nakababata sa iyo. Ang taring ng topic natin, I love it, di ba? Hard work. Yan yung ano, magandang tandem, passion. Kasi pwede ka maging passionate pero wala kang ginagawa dun sa passion na yun. Passion and hard work. Ito, ano lang naman, tanong lang naman, syempre, di ba, alam naman natin na nakakapagod ang ginagawa ng isang artista kasi kailangan mong mag-portray, kailangan mong gampanan yung isang bagay na halimbawa, hindi mo naman talaga na-experience because it's ano nga, the art of pagiging artista. Yun yung surprise nun eh, na paano mo masasabi na magaling ka, nagagampanan mo nang hindi mo naman ito pinagdaanan, tapos may mga intrigas, may mga issues na parang hindi mo alam kung saan ka lulugar because ang alam nga ng lahat, perfect yung mga napapanood nila ganyan. Minsan ba, Luis, nung narating mo na yung talagang, ikaw na si Luis de los Reyes, narating mo na yung, nag-lead na ako, importante na ako sa teleserye ito, ganyan, isa ako sa mga bida, ganyan, bida ako, ganyan. May mga times ba na parang, paano mo nalalagpasan kapag pagod ka? Kapag kunyari, may pinagdadaanan ka, meron kang mga challenges na nararanasan, paano mo ito nalalagpasan at tuloy ang buhay? Medyo cliche man itong sasabihin ko. Pero, since artista nga ako, ang iniisip ko, paglabas ng bahay ko, nagkatrabaho na ako. Kung ano man yung pinagdadaanan ko, kung umiiyak man ako sa loob ng kwarto ko, kung ano man pinagdadaanan ko, paglabas ng bahay mo, ikaw na si Luis, nagkatrabaho ka na. Meron dyan na isang naglalakad lang, may kilala ka. Kapag umiti ka sa kanila, mabubuo na yung araw nila. At araw-araw, lifetime na nila bibit-bitin yon sa mga story nila na, ay, nakita ko si Luis, nanginipian niya ako. Alam mo yun, parang, hindi sa pagmamayabang, pero since kapag artista ka na, at alam mo artista ka, kapag lalabas ka, asahan mo na meron nakakilala sa'yo. Kasi merong, di ba, kunyari, ako, may pinagdadaanan ako. Hindi ko naman ma-explain sa mga tao na pinagdadaanan ako. So, kapag Sorry, hindi ko makasmile. Kasi ako eh. Parang, mga ganon, hindi nila maintindihan yun. Mm-hmm. Parang palagi mo yung isipin na kailangan ka mag-presentable, kailangan kang ngiti ka. Kailangan ma-share mo yung ngiti mo sa mga tao kasi meron kang mga supporters, di ba? So yun lang yung palagi mo iniisip na makakapagpasaya ako ng tao. Yun yung main goal ko. Bakit ba ako nag-artista? Gusto kong magpasaya ng mga tao. Gusto kong maging role model sa kanila. Gusto ko na meron silang matutunan at makungiti yun sila. Yun lang. Yun lang yung drive ko araw-araw. Lalo na kapag may mga problema. Totoo. Yan ang gusto-gusto kong ano eh. Yan ang gustong-gusto ko sa trabaho natin dito sa industry. Di ba, moms? Kasi parang aminin naman natin, lahat ng mga napapanood natin na nabibigyan ng pagkakataon, nabibigyan ng break sa industry, kapag hinalungkat mo talaga yung journey, yung kwento nila, mapapasabi ka na, ganyan din ako, ganyan din yung gusto ko. Ako, parang ako din siya, kaya nagkakaroon ka tuloy ng eagerness na sana someday maging kagaya niya ako, which is very, very important, di ba? Kasi syempre, paano ka mangangarap kung halimbawang wala kang nakikita, wala kang iniidolo na gusto mo na someday maging ganito rin ako sa kagaya niya, makita yung self sa TV. Diba? Kaya natin siya na pag-uusapan at nagiging topic. Kasi syempre, diba, now everybody, dami nagtatanong what will happen next, ano yung mga, ano, dahil nga sa pandemya, diba, sa COVID, ano kaya ang mga pwede para sa akin? Pero ang gusto naming ibigay na message is, kapag ikaw ay merong mga pinagdaan ng struggles, meron ka mga masasakit na nangyari sa'yo, o ano man yung mga nangyari sa life mo talaga, always remember na, diba, God always provide. And if you are meant for this na trabahong ito, kung para sa'yo talaga. Diba? Perfect ka dyan. Tsaka, hindi ka nag-iisa. Yun lang. Kasi kahit ako, vice versa yun eh. Nakaka-affect ako ng ibang tao. At the same time, yung mga tao na apektuhan din ako. Lalo na nung meron akong pinagdaanan nung namatay yung dad ko and yung mom ko. Nung nag-share ako sa mga tao, parang
meron din mga nag-message back sa akin na yun yung pinagdadaanan nila. So parang, alam kong hindi ako nag-iisa. Alam mo yun, parang at the same time, sila yung natotouch ako sa mga stories nila. So yun, parang nakaka, ito yung term ko eh, nakakatao siya. Parang yes. Tao. Humanize, di ba? Na humanize yung, kasi kaya, baka hindi mag-gets nung iba ha, kaya nasasabi ang set na nakakatao siya. Kasi nga, because of the, yung illusion, or I'm not sure kung illusion may tamang term, yung imagination natin na kapag nakikita natin ng isang artista, lagi ang thinking natin, oh, dapat hindi siya magkamali. Di ba? Dapat magaling siya. Di ba? Dapat ganito. Kaya ikaw, pag artista ka tuloy, kailangan lagi ang portrayal mo. Okay. Pero minsan sa mga sa laging ganun nga, di ba, nawawala din yung thinking na parang, ay teka, oo, tao rin pala talaga sila. Yes. Totoo yan. And sa topic na pinag-uusapan natin, perfect ang ano, no, ang nabasa kong Bible verse nung kailan, yung Jeremiah 29:11, yung, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." Ganda. Diba? Nice verse yan. Diba? Aminin naman natin, no? Talaga namang ang topic natin ay konti na lang, diba? Ang susunod natin dito, syempre, ay gusto nating mag-enjoy naman, diba? Dahil masyado na tayong ano, maaari, na-miss natin ang isa't isa sa chika. Para alam mo yun, yung talagang, teka lang, oo, live na live. Live chat ba natin to na parang ano tayo? Oo, nagme-mentoran tayo ng mga magaganda nangyari sa buhay, in fairness. Hindi. Ano ang price? Naiingit ako, wala akong makuha, girl. Wala akong makuha, girl, hindi ako handa sa part na yan. Pero eto, dito handa ako, narinig nyo kayo na may mga tumatahol na aso sa aming paligid. Actually sa akin, oo. Nakikita namin sa mga post mo, ang super cute na iyong alagang doggy. Pwede mo ba siyang ipakilala sa ating mga kapamilya? Ayan, asa na ba yun? Baby na. Ayan na, introduce. Medyo mabidat. Tsaka buti masunurin sa'yo, no? Sa akin, ilang tawag na ako. Wala siyang paglapit. Hi! Say hi, Claudie! Yeah. Anong breed? Diba? Beautiful eyes pa siya. Anong breed niya? Coton de Tulia. Hirap naman yan, te. Hirap naman. Coton de Tulia. Ang sabi niya, Tulliar. Hindi ko alam. Yeah. Actually, hindi ko alam kung Tulier or Tulliar. Basta yun. Basta Coton. Ang name niya ay? Cloud. Kasi medyo Cloud. Dirty siya. Ay, kumidlat. Ang lakas. Kanina pa, te. Kanina pa last ng kidlat ang nagaganap. Oo. Kasi, nung nakuha ko siya, actually, hindi ko pa siya nakikita at all. Parang sabi ko, gusto kong magka-dog. Tapos nag-search ako sa Facebook noon. Tapos may nakita kong ad. Hindi ko naman nakita na 2013 pa yung ads. Nakuha ko siya 2016. Tapos, ayun, nag-message ako na gusto ko siyang kuhanin, ganyan. Tapos sakto, meron pang isang available na lalaki daw. Sabi ko, kukuhanin ko na po siya. Kahit hindi ko pa siya nakikita, kahit wala akong picture, kuhanin ko na po siya. Tapos nakita ko siya, super white. Ko, ay, Cloud. Cloud yung name niya. Mukha siyang ulap. Ay, perfect. Anong nakapagpa-decide sa'yo na kailangan ko ng baby pet, maging fur mommy na ako, ganyan? Kasi, first time kong hindi naman first time, pero parang gusto ko ng sense of responsibility. Siyempre, ano ako, bachelorette. Wow. Bachelorette ako noon. So, gusto ko yung meron kang inuwian na mag-welcome sa'yo. Ayan, itiradilaan. Yeah. Ibig sabihin pa ganyan, naglalambing. Oo, naglalambing sila. So, sabi ko, dog yung pinaka-ano. Ayoko ng cat. Kasi, hindi naman sa ayoko ng cat. Pero, alam mo yun, parang hindi mo kasi sila naaalagaan kasi kaya nilang umuhay ng mag-isa. So, yung si Cloud, kinuha ko, sabi ko, gusto ko ng baby, gusto ng anak. Gusto ko may pinapakain, na hindi tamagotchi. So, ayan, si Cloud. Tapos, Sobrang siya napamahal sa akin na parang ko siya naging anak. Nakuha ko siya 3 months. So parang feeling niya, tao din siya. Kasi natutulog siya nakatihaya, natutulog siya sa tabi ko. Humihilik. Oo, humihilik. At umuutot siya. Yes, totoo. Totoo, walang joke. Totoo yan. At saka parang feeling nila minsan kapag natutulog sila, parang akal nila, taong-tao talaga sila, na baby sila, no?
kinukumutan ko to, tapos minsan binababa niya, nagkakagalan yung post niya. Sabi ko, ay, wow. Swerte naman ito. May nagkukumot sa kanya, sa tulog na siya. Yes, totoo-totoo. Ayan. Given a chance, isa pa, actually, isa pa lang ba yung dog mo talaga? Oo. Kasi feeling ko parang magsiselo siya kapag may isa pa. O hindi. Kailangan mo lang ipaintindi yun sa kanila. Na, kasi ano rin sila, di ba? Very, kung ang pusa, very territorial. Ang dogs din, pagka nakakita na may bago kang alaga, dapat nasa ano din yun, matututunan mo siya, Mars, na iparamdam sa kanila na balance lang talaga sila. Kumbaga parang hindi dapat yung full attention mo nandun sa bago. Same na same lang dapat talaga. Pero may nakita na akong ka-pair ni Cloud kasi medyo tumatanda na si Cloud. Ngayon, kailangan na niya ng baby. So, baka magkaroon kami, nag-puppy share kami. So, baka magkaroon ako ng isa pang Cloud. Anak mo. Another one. Oh, another in fairness one. Naman. Gaano na yan katagal sa'yo? Mag 4 years na. In fair. Meron din ako eh. Sandali lang. Narinig ko kanina eh. Ang lakas nga ng tahulan nila eh. Wait lang, Mare. Papakita ko din yung dito. Okay. Ayaw naman magpakita ng isi. Ayan. Oo. Ayan siya. Actually, mag-asawa sila. Ito yung isa. Talagang super giliw na giliw. Ayan. Ito si Sisi. Cloud, baba. Ito, Cloud. Is that walk? Ayan. Oo. Hindi niya nakita. Oh, in fairness. Parang magkapatid yung breed nila, no? Oo. Ayan. Pinsan ata sila eh. Magpinsan ng Maltese at saka ang mga... Atulyaw. Charing. Hindi na tadaan yung pangalan. In fair. O, diba? Anong maya advice mo doon sa mga nag mga fur mommies in the future? Like sila. Kunyari, ang dami nagpipeg na, ay, gusto ko na rin magkaroon ng dog. Mm-hmm. Maraming at mahabang patience. Kasi habang lumalaki si Cloud before, ihi siya ng ihi kahit saan. Hanggang sa na-train ko siya na sa labas lang talaga siya mag-wiwi and magpo-poop. Yun lang naman yung mga problems. Tapos, paano ba? Si Cloud kasi meron siya mga tricks, pero hindi ko siya pinressure na magkaroon ng mga tricks. Kasi parang, wala, gusto ko lang siya na ganito. Sweet-sweet lang sa akin. Baby-baby talaga. Oh, sobrang baby. And, kung hindi talaga buo yung heart mo na magkaroon ng pet na dog, huwag mo munang gawin. Pero kung decided ka, kasi, life sila eh. Precious life. Totoo. So, nakakaawa kapag nakikita mo yung mga dogs na nakakulong lang. Kasi kailangan din nilang maging playful, ganyan. So, ayoko nakakita ng mga dogs na nakakulong. Oo. Ako tsaka din. Nakatali. Ako din. Sa bahay namin, ganyan. Tingnan mo, oh, ayun, nasa kama lang siya. Tapos parang sabi niya, sige lang, mag-work ka lang dyan. Although may mga dogs talaga na minsan kailangan mo talaga itala na yung mga malalaking dogs. Pero yun, kung alam mo na hindi mo kaya, wag na lang. Wag na lang muna. Tsaka kung wala din mag-aalaga or susuportahan yung pag-aalaga mo ng dog, lalo na sa mga working katulad natin, yun, tansyahin mo muna kung kaya mo. Tsaka medyo, may kailangan kang ilabas na konting pera. Actually, hindi konting pera. Real talk. Malaki-laki rialabas talaga. Bakuna pa lang, mama. Nila, oh my God, yung mga operation nila na simple makalunok ng buto. Mm-hmm. Mga ganon. Oh my God, para ka talaga nasa ospital. So, nung nanganak nga yung dog ko, 14,000 inaabot. Cesarean pa. Oh, cesarean. Kasi maliit siya, di ba? Dahil baby pa siya, tapos nabunti siya. Ang ngayon kasing laki niya na yung mga anak niya in fairness. So tama, dapat buo ang loob mo kasi itatrato mo siya ng part of your family. Parang anak mo talaga. Totoo yan. Hindi parang baby din siya ng ganito. Ayan. Correct. Totoo. Ako lagi ko siyang katabi. Tapos pag umaga, bumababa na siya ng kama. Kasi tapos gigisingin ka na niya ng dila-dila. Ganyan. Pero natuto na din na hindi na masyadong dumidila-dila. In fairness. Si Diana Rich nagpadala ng 100 stars. I-greet mo naman siya. Oh, hi Diana. Maraming salamat sa iyong mga pa-stars. Bongga ka dyan. Ayan, oo. Pa-shoutout din daw si Gerald John Sassy. Shoutout po, Miss Louie. Hi, Gerald John. How are you?
Fair. Nagkaroon ng accent. Totoo. Kasi nga yung alagang aso, ang hirap i-pronounce nung breed. So, kailangan pati yung amin. May accent na din talaga. Luis, again, ako, i-invite natin silang lahat na abangan at panoorin ang I Am Legal na Ina. Go! Ayan. Mga kapamilya, iniimbitahan ko po kayo na manood ng I Am Legal na Ina. Ngayong linggo na po yan, 2:30 p.m. sa ating Kapamilya Channel. Kasama ko po dito si Ives Flores, Ms. JC Parker, and please use the hashtag I Am Legal na Ina kapag itutweet nyo kami. Parang mag-trending tayo, guys. Ayan. Kamusta ang experience dito sa ating virtual na kamusta na chikahan? Nakakamiss na may kachika ka na hindi aso, hindi gato, hindi guard, at grab. Oo. Kahit virtual lang to, parang masaya makakita ng totoong tao na may same na pinagdadaanan. At totoo. Ano mo yun? Chikahan lang. Totoo. Nakakatuwa, Luis, kasi every time na magkausap tayo, every time na magkachikahan tayo, I am very, very... honored na talaga namang very generous ka. Very generous ka for sharing yung story mo. And na-appreciate ko yan ng bonggam-bongga, Ma'am Shell. Thank you so much. Salamat din. Siyempre, hindi na naman ako magkukwento kung hindi masarap yung usapan natin. Masarap kang kausap. Diba? Uy! Tsaka maganda ka. Kagaya mo, gulmahan. Ganda. Ganda. Ulmahan. Retarded na ata yung ginagawa ko. Ulmahan, di ba? In fairness. Oo. Thank you so much, Luis De Los Reyes. Abangan po natin, I Am Legal na Ina. Sa Sunday na po yan sa Kapamilya Channel po natin. Okay. Yes. And sa lahat ng mga tumutok sa atin ngayon dito sa Hotspot LIVE, isa na naman pong pangmalakasang episode at di makabog-kabog ang nasaksihan ninyo. Kaya naman, eto po ang beshi ng bayan. Ako po si Jaiho. Bye, Kapamilya! Bye!